Hi, hello! Welcome to another mini vlog. Last Friday, may biglaang lakad kami, kaya dali-dali akong naglaba. Kapag ganitong vacation ng mga bata sa school, usually nalaba ko ay Monday and Tuesday. Ayaw kasi ng daddy na naglalaba ako ng weekend dahil nandito siya, family time lang daw. At madalas, umaalis talaga perfect kami. Perfect din naman dahil sobrang init ng panahon ngayon, kaya for sure bago kami umalis ay matutuyo na to at may tatago ko na rin muna. Dinilig ko na rin ang halaman para may panlaban naman sila sa init maghapon. Kapag may mga halaman ka, medyo matrabaho din pala dahil kailangan mo rin talaga silang alagaan. Isa pa, hindi rin talaga ako fan ng mga fake plants. Kahit itong mga vines ko, totoo yung mga yan. Ilang araw na rin nga ako nagki-crave ng pansit, kaya habang naglalaba ako kanina, ipinabad ko na tong sotanghon at nahiwa ko na rin tong mga gulay. Ito naman yung bihon na gagamitin ko. Gusto ko talaga yung bihon at sotanghon kapag nagpapansit. Mga oras na to, hindi pa kami nananghalian, kaya nagmamadali na ako magluto. Alam nyo ba na isa sa tipid meal namin yung pansit? Kapag may pansit kasi, yan na lang kinakain namin maghapon, minsan wala pang ulam. Ako kasi hindi talaga pwedeng walang pansit sa isang linggo dahil favorite ko yan. At buti na lang yung mga kasama ko sa bahay, for the go rin sila kung anong lutuin ko, yun na lang din kakainin nila. Masanay ko ang mga bata sa ganong setup na kung anong niluluto ko, yun na lang din kakainin nila. Pero paminsan-minsan, katulad ni ate, marunong na siyang magluto, minsan nagluluto na lang siya ng gusto niya. Katulad na lang ng cookies, kapag gusto niyang kumain, no, nagbibake na lang siya mag-isa. Anyway, nag-isa ko na rin ng sibuyas at bawang, pati na rin yung chicken wings. Yun lang kasi ang available sa ref, kaya yan na lang ginamit kong pangsahog. Yan namang frozen chicken stocks. Kung mapapansin nyo, ang daming gulay, ganyan kasi ako magpansin. Gusto ko kasi yung pantay ang dami ng noodles at gulay. At ng kumulo ay nilagyan ko na rin ng toyo, paminta at ng chicken cubes. Pagkatapos ang noodles, hinalo ko lang ng mabuti para mapaghiwa-hiwalay at nilagyan ko ng sesame oil para hindi mag-dry ang noodles. Nilagyan ko rin pala ng oyster sauce at haluin lang ito ng mabuti hanggang sa matuyo na ang sabaw. At ito na ang pansit, ready to serve! At kahit sobrang gutom na ako, kailangan ko pa rin muna talaga uminom ng isang basong tubig bago kumain. Tara, kain muna tayo! Kinagabihan naman, bandang alas 9, nagbiyahe na kami. Friday ngayon, weekend, expected na namin na traffic, kaya pinalipas muna namin bago kami nagbiyahe. Late na nang makarating kami, kaya ayan, natulog na muna at pagkagising, namalengke kami agad. Siya nga pala, nandito kami sa Batangas, sa vacation house ng isang kapatid ng daddy. O sa mga nagtatanong ha, hindi sa amin tong farm, sa isang kapatid to ng daddy. Private vacation house to / farm. Farm na kasi ang tawag namin ngayon dito simula nung nag-trending yung mga balita sa Sokme. Yung sa farm po ako lumaki, Your Honor. Anyway, ang ganda dito, no? Sana lahat tayo pagdating ng araw ma-afford din natin yung ganito kagandang bahay. Ang sarap kasi nung may pupuntahan kang ganito over the weekend. Yung kapag burnout ka na sa trabaho, punta ka lang sa farm mo, sa vacation house, magre-recharge ng sarili mo, lalanghap ng sariwang hangin. Sige lang, i-manifest lang natin ang mga ganitong bagay. Wala namang masama, diba? Sasamahan lang natin lagi ng dasal at ang importante, ang sipag. By the way, nagluluto pala sila ng tortang talong. Yung talong galing lang din nila sa backyard na harvest kanina. Shoutout sa kapatid ng daddy na nagpe-prepare ng tortang talong. Nung matapos naman siya, ako naman niluto ko ang maruya dahil ito yung gusto ng mga bata for breakfast. Tada! Tara, almusal tayo! Ang ganda pala ng background do, ang dami ng bunga ng dragon fruit. Meron na for harvest. Ang galing no, sadya nga talaga na kapag may tinanim ka ay may aanihin ka. At kapag ganitong family day, syempre part na sa atin ang pagka-karaoke. Meet our Mika, the little Donya, and the singer of the day. Syempre, nandito naman ang mga tita ng taon, hindi yan papakabog. At kapag may karaoke, syempre on the side, meron niyang inumin. And after lunch, on the way naman kami ngayon sa isang farm nila. Visit na rin namin since malapit lang naman dito and magha-harvest daw kami ng santol. Grabe, ang sarap ng kain ko niyan. Ang dami kong nakain. Sa sobrang dami nga ng nakain ko, sumakit pa yung tiyan ko niyan kinagabihan. Ang perfect kasi dahil meron pala kaming dalang asin. O siya, itong sasakyan naman ang kailangan naming busugin. Anyways, ayun lang muna. Thank you for watching. Don't forget to follow my page for more. Thank you!